ang mga teachers ang nagsisilbing pangalawang magulang natin. At pinatunayan niya ni Teacher Michelle nang alagaan at mahalin niya ang estudyante niyang si Manuel Buboy Dorado Jr. Kami naman po, igunisipin, nahihirin kami. Pero siya po ang kusang tumulong sa amin. Talagang kung saan-sana po kami dinadala na ospital para iyaang si Buboy sa kahirapan na yun. Sama iyaang si Buboy sa hirap na yun. Nasa bundok po kami ng Sursibon. Si Manuel, hindi ko po siya estudyante. Bali, grade 3, section B po siya. I was then teaching grade 3, section A. Noong time na yon, lagi kong nakikita si Manuel na nasa labas ng classroom nila. At isa pang sigurong dahilan that time, dahil nga po may otitis media siya, medyo iba po yung amoy. So, sabi sa akin, tatay, pinukudya ako eh, nata ako. Nanakalog ako yung pero nilintihan po namin sa bahay. Ipagbasa nga po, wala nga pangbilig po ng gamot. Kaya ngayon, isa na pabayaan na ang kinabubuhay po namin, eh, wala, may alaga po kakunyugan. Nakaramdam ako ng awa doon sa bata. Nung dumaan yung principal, sinabi ko sa kanya, "Ma'am, ano kaya kung sa akin na yung batang yan? Dito na siya pumasok sa akin." So yung pagiging guro, iba eh. Yung mararamdaman mo na iba yung role ng isang guro. Hindi ka lang pupunta doon para magturo. Kasi makikita mo yung sitwasyon ng bawat bata. Sang naaraman na ni Mami, binilang po niya sa center. Binilang po niya ng gamot, sila po naglimpia. So araw-araw sa buhay namin noon, nililinisan ko ang kanyang otitis media, pinapaliguan ko yung bata. Araw-araw ako naglalaba. Naglalaba ng damit niya kasi pagkatapos ko siyang paliguan, yung damit niya na galing bundok, pinapalitan ko yun ng damit na bago. Yung damit na nandoon sa classroom namin. Isang araw, dinatnan ko na maingay yung klase ko. Bakit kaya sabi ko ang ingay-ingay ng mga bata? Only to find out na pinapaliguan na nila si Manuel. Nagkaroon na ng feeling of belongingness yung bata. Malayo ang natuwid na malasakit ni Teacher Michelle kay Manuel. Dahil ang batang pinagdidirihan at walang ganang mag-aral noon, nagkaroon ng will na makapagtapos ng pag-aaral hanggang sa graduate siya ng grade 6. Ako'y galak na galak at tuwan-tuwa. Pag akyat nila sa steed, hawak ni Michelle, si Buboy papuntang steed. Lalo nga kung hindi nga si Ma'am Michelle, hindi ko po alam kung ano nangyari kay Buboy. Pero ang hindi alam ni Teacher Michelle, sneak preview pa lang ito ng mga pagdadaanan nila ni Manuel. Simula pa lang pala ito ng tulong ni Teacher Michelle. Dahil pagkalipas ng ilang buwan, kakailanganin siya ulit ni Manuel. Dahil sa isang aksidente. Eh, naglaro sila. Eh, nadapa po siya. Tumama po itong ano niya dito. Kinamaga pagkahapon po ay kinamaga po magang-maga. Ang ginawa ko po, pinagamot ko po sa albularyo. Ilalo pong namaga. Hanggang sa pumunta nga sa akin yung nanay at humingi na ng tulong para ipagamot si Manuel. And then pagbalik namin, nakita ng doktor na may abscess yung left leg ni Manuel. May nana na kailangang operahan. Umabot sa punto na kailangan palitan ng bakal ang binti ni Manuel. Inako ni Teacher Michelle ang gasto sa mga operasyon. Pero lumala ang kalagayan ni Manuel nang humantong ito sa chronic kidney failure. Kinausap ako ng doktor. Sabi niya, "Ma'am, kailangan niyong ilipat yung bata kasi kailangan nating i-dialysis ito dahil inabot na ng infection ang kidney niya." Doon namin nalaman na nasa 1,000 plus na ang creatinine niya. So yun ang naging prayer ko that time. Pero meron akong mga tanong sa kanya na, yun nga, na bakit kailangan pang dumating sa point na ma-ospital yung bata? Dahil sa mga pinagdaanan niya noon,
Alam ni Teacher Michelle ang hirap na pinagdadaanan ni Manuel. Kaya hindi naging option ang pagsuko kay Teacher Michelle sa pagtulong kay Manuel kahit malala na ang kondisyon nito. Kinausap ako ng doktor. Sabi niya, pwede bang may pakiusap ako sa iyo? Pwede ba sabi na paglabas ng bata, bitawan mo na yung bata? Marami ka nang naibigay. Isipin mo naman sabi yung mga anak mo na paano sabi kung dumating yung point na mga anak mo naman ang magkasakit at walang-wala ka ng pera dahil kay Manuel. Anong gagawin mo? Binili lahat ng gamot, pero hindi ko po siya binitawan. Araw-araw, nandun ako sa ospital. Kala mo ako yung nanay. Ayaw ko mangyari ang hindi dapat mangyari sa anak ko. Pero hindi ko na inaano yung kung talagang yung kukunin ng Panginoon, wala na po akong magagawa. Talagang ibinili, sinusuko ko na po sa Panginoon ang kawala ng anak ko. At noong August 28, 2019, dumating ang kinatatakutan ni Teacher Michelle at ng mga magulang ni Manuel. Tuluyan nang binawian ng buhay si Manuel. Sabi ko, sana hindi totoo, sana biro lang, pero pag naiisip ko yung tatay na ang nagsabi na wala na si Manuel, hindi ko mapigilan ho na talagang hindi umiyak. So, hindi ko po akalain na makikita uli kami ni Manuel. Sa kabaong na siya. Pinasundo ko siya doon sa punerarya. Inayos namin yung lugar kung saan siya ibuburol. Nagsilbi pa kaming magulang para sa kanya hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Naminis ka po siya. Kapag nakikita ko yung eruption, yung larawan niya doon sa nakaligtas na sa bahay namin, yun, umiyak na ako. Nawala man si Manuel, nagpapasalamat ang mga magulang ni Manuel kay Teacher Michelle dahil sa malasakit at pagmamahal na pinaramdam ni Teacher Michelle kay Manuel, hindi lang bilang guro, kundi pangalawang ina. Paano kita mapapasalamatan, Teacher Michelle? Dahil po sa kagandahan loob niya po, isa pang tumulong sa akin, sa anak ko. Sa maraming salamat po, Ma'am Michelle, kay dinanong po yung anak ko pagpa-eskwila, tapos po dinanong pagpa-opera, entero gabos-gabos, kayo po ang nagdanon. Ito po ang kamay ng Diyos na ibibigay ko po bilang regalo po kay Teacher Michelle. Maraming salamat dito sa binigay niyo sa akin. Ito ay simbolo na hindi ko kayo pinabayaan sa oras ng inyong pangangailangan, lalo na nung nasa bingit ng kamatayan si Manuel. Nandito pa rin po ako para sa inyo kung kailangan niyo rin po ang tulong ko. Magsisilbi pa rin po akong gabay niyo para po kay Manuel. Maraming salamat din po sa inyo. Dahil sa experience kay Manuel, lalong naging eager si Teacher Michelle na makatulong sa nangangailangan. At sa pagkakataong ito, hindi na lang sa loob ng paaralan, pati mismo sa kanilang komunidad. Para sabi may kikitain kayo, wala sabi sa akin ang kuhan. Ang kita niyan, wala sa akin. Basta bibigyan ko pa yun ng puhunan sa inyo yan, kung may tubo yan. Wala ako, hindi ako kukuha niyan. Sa inyo naman.